Dubai, the city of gold. Maraming namamangha sa mabilis nitong pag-unlad sa maiksi lamang na panahon. Kaya naman, hindi nakapagtatakang marami sa ating mga kababayan ang naaakit din sa nakasisilaw na mga oportunidad na ipinapangako ng lugar na ito. Pero hindi laging kasing ganda ng ginto ang kwento ng bawat Pilipinong nakikipagsapalaran dito. Isang matinding ire, Mami! Suyang bata! Nakapulupot ang kwit sa leg! Scissors! Inire-revive po namin, Mami. Don't worry. Bakit po umiiyak yung anak namin? Suction nurse. Val! Bakit hindi umiiyak yung anak ko? Bakit hindi ko siya naririnig umiiyak? Bakit hindi umiiyak? Doktora! Bakit hindi umiiyak? Anong problema? I'm sorry. Time of death. 2 minutes after delivery. 5:47 a.m. Hindi. Buhay niyo. Anak! Anong nangyari sa anak namin? It's a miracle. Salamat sa Diyos. Malaking milagro nung nabuhay ka. Nung palang alam ko na special ka at napatunayan mo yon. Naging magaling ka sa pag-aaral mo. Naging scholar ka nung high school ka, ngayon dean's lister ka ng college. Tapos yan lang ang mangyayari sa'yo? Ilang buwan na lang gagraduate ka na? Paano ngayon yan? Sayang lang lahat ng pinaghirapan mo. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Naturingan ka matalino. Pero ano? Nagpabuntis ka lang sa lalaking to. Ang tanga-tanga mo! Buti nga nandiyan siya para sa akin, kuya. Siya yung tinatakbuhan ko tuwing sinasaktan mo ko. Nagmamahalan kami. Hindi katulad mo na minsan hindi ko naramdaman ang pagmamahal nila, kuya. Kala mo kung sino ka umasta nung namatay si Daddy? Eh wala naman! Lahat ang ginagawa ko mali! Lahat ang sinasabi ko! Gago ka! Anong problema mo? Ha? Lahat na lang ako'y mali! Tumigil ka! Huwag mong isisi sa iba mga kasalanan mo! Kagagawan mo yan! Kasalanan mo! Pagkakamali mo yan! Fadjali, nangako ka! Nangako ka sa Daddy mo! Na magtatapos ka ng pag-aaral mo, mag-aabugada ka. Diba sabi mo, lilibutin mo ang mundo? Ngayon, ano nang mangyayari sa buhay mo? Yan! Mimi, sorry. Sorry na po. Hindi ko po sinas. Mimi. Ayaw na kitang makita dito! Yun na siguro ang isa sa mga pinakmalaking pinagsisisihan ko sa buhay. Mabuti na lang at tinanggap kami ng pamilya ni Erwin. Agad kaming nagpakasal. Pero determinado ako noong ipagpatuloy pa rin ang pag-aaral ko sa kabila ng aking kondisyon. Tapos meron tayo. Ang kulit mo. Sinabi hindi na. Pasensya na, nagmamadali din kasi ako. May block party pa sa school. Ano, pupunta ka ba? Eh, hindi. Busy. O siya, sige. Papapalar pa ako. Badge, ayan ka naman, oh. Baka mapagod ka naman yan. Eh, hindi. Okay lang ako. Meron nga akong i-delivery ng longganisa, oh. Alam mo naman yung mga kliyente natin. Pag late ako, magagalit sila. Di ba? Tama na yan. Walang bahala dito. Kaya nakapanaka tayo, baka mapaan ang baby natin. Mabuti pa. Ako nang bahala dito. Ikaw muna magbantay dito. Sigurado ka? Oo naman. Habis na, boys ka na. Salamat, sweetie. Sige.
Mait mo talaga. Ingatan mo yung baby natin. Oo naman. Ha? Dito lang kami. Sige, babalik ako agad. Miss kita. May miss din kita. Ingat. Barbecue! Ay, naku. Tingnan mo nga naman ang nangyari sa babaeng yan. Hindi ba? Siya yung ipinagmamalaki ni Trudis na Dean's Lister. Matalino. Pero tingnan mo ang nangyari ngayon. Oh, nagtitinda ng kung ano-ano. Matalino, pero kiri naman. Di ba? Ay, naku. Ay, basta yung cutex, ha? Maganda. Dalawa na lang, alis na, tara! Ay, ito na po. Tara, dalawa na lang. Ay, isa na lang, alis na. Ito na po. Urong-urong na lang, oh. Sampuan yan. Ulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko noon, hindi magtatapos ang buhay ko sa pagkakamali ko. Papatunayan ko sa lahat iyon. Madeline Tombaga, magna cum laude. Nagtapos din ako ng political science. At agad na nagtuloy sa law school na tinapos ko rin. Madali sigurong isipin na abot kamay ko na ang mga pangarap ko. Pero hindi pala ganoon yun kadali kapag ang daladala mo ay hindi na lang medalya at sertipiko, kundi pati na ang buhay ng pamilya mo. Dami na di pagkain. Ikaw, ano naman ang sayo? Mangungutang po sana ng 2 latang sardinas. Ano? Hindi ko marinig eh. Pakilakas mo. Mangungutang daw, Milet. Ano? Utang na naman daw po. Utang na naman? Ano ba naman yan? Ang haba na ng listahan nyo dito. Utang na naman. Babayaran ko naman, Aling Milet eh. Eh, kaso nga eh. Ang dami nyo ng utang dito eh. Yung 2 buwan nga na utang mo, hindi mo pa nga nababayaran sa akin eh. Utang na naman. Ano ba yan? Kahit na anong pakiusap mo sa akin, hindi ako magpapautang sa'yo. Nako, aga-aga naman ito. Lumayas ka na nga sa tindahan ko. Mamalasin na naman. Ikaw ba naman? Ayan. Alis! Puso niyo po. Hindi sila. Sige na. Tingin mo na sa ate mo para sa mga apo ko. Ate! Sa'yo to. Kailan? Ate, hindi naman yung galing sa akin eh. Pwede ba, Baron, tulungan mo na lang si Mama. Tingnan mo muna yung mga kapatid mo, ha? Tingnan mo muna baka may kailangan sila. Eh, baka po gutom na po sila. Ha? Ano? Eh, wala na po silang gatas, eh. Ha? Ikatitimpla ko lang, ate ka. Sige na po, Mama, please. Oo, hintay lang sandali, sige kuya, ha? Sige na po, Mama. Baron! Unahin ko muna yung mga baby, ha? Yung pagkain mo, po, pagdating Mama. Na lang ni Papa mo, kasi... Sige na kasi, po! Baron, si Papa may dalang ulam. Sige na, Mama. Gusto ko na kumain. Alam ko na. Nagalingayin niyo po. O, maghintay ka na lang, ha? Pagdating ni... O, ayan na si Papa! Anong nangyari sa lakad mo? Ayaw ko sa mga gabong yan. Hindi naman nakakawang sakit ko, ah. Pero ang kikiti naman ang utak na yan. Ayaw pa rin nila ako paalis ng bansa, ano? Magtitiis ako dito sa Pilipinas? Doon sa kakarampot na kinikita ko sa pagiging driver sa kumpanya?
Hayaan mo na sila, Erwin. Alam mo namang ganyan yung mga... Sabihin mo yan. Kapag hindi na tayo nangungutang ng pangkain sa... Erwin naman, mga kaahon din naman tayo eh. Alam ko na hindi lang pagiging driver ang kakayanan ko. Pudge, patalino ka. Pero hindi ko maintindihan kung ba't nagtitiis ka dyan sa kakarampot na kinikita mo. Oo, naiintindihan ko. Nandiyan mo nagagamit yung pinag-aralan sa political science at law. Pero ano? Alam mo naman, Erwin, sandali na lang to. Kunting taste na lang, Erwin. Mapapakita ko na sa lahat, sa pamilya ko. Sa lahat ng tao na kaya ko abutin yung mga pangarap ko. Magiging abogado ako, Erwin. Magbabar na lang ako. Pag nag-bar exam ako, magiging abogado ako. Makakita na ako ng pera. Pero nagugutom ng mga anak mo. Alam ko, tama ang asawa ko. Kaya kahit mahirap sa loob ko, nauwi ako sa isang desisyon. Mga pala, nagpapotocopy ako ng mga resume mo. Sasama ko na sa passport mo, ha? Oh, sige, sige, para hindi ko makalimutan. Salamat talaga, ha? Hindi ko nagawa kanina. Patch, alam mo naman na hindi ito yung gusto kong mangyari, di ba? Gusto ko lang naman, maghanap pa ng ibang trabaho. Gusto kong gawin to. Ginagawa ko to dahil mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Sige na. Pero, ano'y pag-abogado mo? Eh, hindi nga ako makapag-concentrate sa pagre-review eh. Pero, huwag ka mag-alala. Magiging abogado pa rin ako. Isang taon lang naman ako doon, di ba, sweetie? Isang taon lang. Pasensya ka na. Alam ko marami sa mga plano mo ang nabago. Alam ko na ayaw mo malayo sa mga anak natin. Ako dapat itong aalis. Ako dapat itong gumagawa ng lahat ng ito. Erwin, ginusto mo bang magkasakit? Hindi, di ba? Oo, nakakatakot to. Pero, gusto kong gawin itong sakripisyo na to para sa pamilya natin. Dapat isipin natin na pagkatapos nito, makakaahon na tayo. Isang taon lang, man. Hi, Lola! Hello po. Rose, tuloy, tuloy! Eto, 15 million. Pasensyahan mo, yan lang nahiram ko sa tita mo eh. Ay, okay lang po yun. Malaking tulong na to. Nakahiram din kami ng 15 mil sa kapatid ni Erwin, kaya okay na. Mie, alam mo, kaya ko ang sarili ko. Kaya huwag ka mag-alala. Kita mo, tumawag nga yung recruiter ko sa Dubai, yung in-charge nung Dubai visa ko. Sabi niya, susundin niya ako sa airport. Kaya huwag ka mag-alala. Alam mo, anak, yung mga ibang kapitbahay natin, sinasabi nila, kamamaya daw, matulad ka lang dun sa mga taga sa atin na nagbaka sakali dun, pero... Uwi din agad, Bigo. Eh, naku, ma. Alam mo naman sila, Mi. Hindi naman sila maubusan na sasabihin tungkol sa akin. Pero, hayaan nyo, hindi ako uuwi na talunan. Ah, ano ka ba? May naman yun ang importante sa akin. Ang importante sa akin, umuwi ka na, ligtas ka, na maayos. Opo, ma. Ate, mag-iingat ka doon, ha? Oh, siyempre, Rose. Kayo rin, mag-ingat kayo. Ha? Mag-ingat kayo. Rose, alagaan mo si Mami. Mama, tingnan mo! Wow! Ang galing-galing naman ng Baron. Oh, ano din rawin mo, anak?
Mga kamay po namin to. Para pag umalis na po kayo, pwede pa rin po tayo mag-holding hands. Taga, ang galing naman ang naisip mo. Dadaling talaga ni Mama yan. Ay, anak, tingnan mo, oh. Diyan pupunta si Mama. Wow! Ang ganda! Sama na lang po ako, Mama. Ay, hindi na kailangan. Kasi babalik kagad si Mama. Tapos makakapag-holding hands ulit tayo. Hindi nagpakita ang sponsor ko sa Dubai. Wala akong ni isang kakilala sa lugar na yun. Takot na takot ako noon. Hindi ko alam kung saan pupunta, kung ano ang gagawin. Dito kada buwan. Ano ka ba naman? Ba't nag-hotel ka pa kagabi? 1,000 dirhams? 15 mil din yun, sayang. Wala na ako ibang magpuntahan eh. Buti nga nakalala kita. Nakulin talaga yung lalaking yan. Alam mo ba? Blacklisted nga sa immigration dito. Kakabigay ng mga illegal na visit visa? Oh, mga kabayan, eto si Badge, ang ating bagong housemate. Hi, kabayan! Welcome to our five-star villa. Tunog pang mayaman pero pang mas sardinas naman. Boy, ikaw ha? Kung ano-anong pinagsasasabi mo dyan. Oh. Naku, tumakbo ka na. Hinahanap ko na ng among patay na patay sa'yo. Manigas siya, babu. Sales lady sa umaga, tapos waitress sa isang bar sa gabi. Alam mo naman dito sa Dubai hanggat may trabaho, sunggab lang ng sunggab. Halika dito. Alam mo ba yan? Nakikita mo yan dalawang kwarto. Naku, 10 tao bawat isa. Ay, ano ba? Kaya ikaw huwag ka naman ang ganyan. Kasi baka yung sardinas, maging tinapapa. Sandali. Kaya ano ba? Ang tagal-tagal mo kaninang kanina ka pa. Naku, ito nga pala yung CR. Ayan, yaman din lamang na ikaw ang pinakabago dito. Ready, lika na! Ikaw ang mauuna sa schedule. Alas 8 na umaga, 15 minutos lang. Ayan, oh. Kasi kailangan mabilisan. Paano pagka malit yung iba, no? Patay ka pag iinitan ka. Halika na. Okay na ba? Sige. Mga kabayan! Eto nga pala si Badge, ang bago nating housemate. Naku, mamaya-maya mo na isa-isahin ang mga pangalan yan. Ay, naku, doon ka. Yun ang pwesto mo. Lika dito, oh. Ay, sino yung mga gamit mo? Nga pala, naku. Pwede, naku, pakibilis-bilisan mo paghanap ng trabaho. Naku, bago ka pa maubusan ng pera. At bago pa maabutan ng isang buwan, ang pag-expire ng visit visa mo. Naku, kung hindi, mag-i-exit ka sa Kish. Sa Iran yun. Nakakatakot dun. Hello, sir. My name is Badgeline Federico. I come from the Philippines. As you can see in my resume, I graduated with honors from high school and grade school. And also, I graduated magna cum laude when I was in college. I also finished law school. After law school, I started to work in an NGO in the Philippines. It's called Non-Go... Stop. Yes, ma'am. I have experience in sales. I've sold lotions, soaps, shoes, barbecue, you name it, I've sold it. If you also look in my resume, I graduated magna cum laude. I have a degree in political science. I also graduated law school. But sales lady, no more vacancy. We're just looking for someone who will serve us tea and coffee. That's okay. I used to make coffee for my husband every morning and he says I'm very good. But we will just call you. Don't call us. If you could just please give me a chance, I really need this job. Next applicant, please. So all I'm asking, just get this. Sorry, one for each department. Sorry, no applicants allowed. I know, you can just put it in the bag and then... Security, take this lady out. No, sorry, no, sorry, no, sorry. I'm very easy to talk to. You have to take out, Ma'am, no, it's okay. No, it's okay. Thank you. Mm-hmm.
Mama, nakita ko po ang pictures mo. Napuntahan mo na din po ang mga napuntahan ng mga artista. Oo. Naku, ang ganda-ganda talaga dito, anak. Badge, baka naman pinapabayaan mo na sarili mo dyan. Hindi naman. Ang bait-bait nga ng boss namin eh. Siya yung nagdala sa amin dun sa mga magagandang lugar. Talaga? Ano nga pala ang trabaho mo? Secretary! Kaso lang, sweetie, sorry ah, hindi pa ako makakapagpadala ng pera kasi pinaprocess pa yung papers ko. Sabi pa sa akin mga next month, baka pwede. Wala yun. Basta, huwag ka mo papagutom dyan. Ano naman? Miss na miss ko na kayo. Miss ka na din namin, Mama! Mahal na mahal kayo ni Mama, ha? Huwag niyong kakalimutan yun. Love kita, Mama! Badge, mahal na mahal ka namin. Tandaan mo yan. Dali. Naku, umiiyak na si Sunshine. Tsaka kailangan ko na rin magpaalam kasi mahalang internet dito. Tatawag na lang ako ulit, ha? Oh, Badge, basta tumawag ka ulit agad, ha? I love you. Bye na, Kambal. Bye na. Oh, bilis namin ang pag-iyak mo dyan. Naku, pag nakita ka ng mga housemates natin, mababad trip yung mga yun. Alam mo, bawal ang malungkot dito kasi nahahawa sila. Ibabalik pa natin yung mga kalat na niligpit natin. Kunyari, maayos ang tinitirahan mo, di ba? Oo nga. Salamat, ha? No, darating ang araw. Totoo na lahat ang mga sasabihin mo sa kanila. Nako, pag sinwerte ka, magiging kamukha mo na si Claudine. Grace, mag-expire na yung visit visa ko. Halos 100 na yata yung in-apply ang kong trabaho, wala pa rin akong makuha. Eh, walang-wala na akong pera. Ayoko namang umuwi sa amin na wala akong napala. Wala man lang ako may abot sa mag-ama ko. Naisip ko, kung pwede lang, mangungutang sana ako sa'yo. Pang-pamasahe lang papuntang Kish, tsaka pang-process ng visa, yun lang. Kahit ipaglaba, ipagluto pa kita, gagawin ko yun. Alam mo namang babayaran kita eh. Makakuha lang ako ng trabaho. O sige, kasi may konti naman akong naitabi dyan. Mag-iingat ka dun, ha? Salamat, Chris. Diba? Ikaw? Eh, sinaulo ka pala eh. Ako ba magbibintangan mo? Alin? Yung pera mo? Ha? Papakinabangan ko? Yung kinita mo? Sa pagpapagamit ko sa kusino-sino lalaki sa labas? Oh, ano? Ha? Huwag kang makialam ng gamit ko! At higit sa lahat, huwag na huwag mong pakikialaman ng buhay ko. Naintindihan mo? Ewan ko sa'yo! Sige, lumayos ka! Oh, ikaw? Dito ka ba? Vangeline? Oh, alika, pasok. Dalian mo. Oh, dito ka titira. Ito ang kusina. Ha? Ayan ang banyo. Dito sa dulo, ang kwarto natin. Doon ka sa dulo ng kama. Pero kung gusto mo naman nakatabi ako, pwede din. Ayokong katabi yung babaeng yun. Ang ingay-ingay, ang bunga-bunga nga. Nagbibintang pa ng kung ano-ano. Oh, Joanne. Ate. Ikaw nang bahala dito, ha? Sige po. Ano ang pangalan mo? Vangeline. Ano? Vangeline. Bahala na nga kayo. Shh, yun daw. Sige po, ate. Bahala dyan.
Halika na. Sasanay ka din dyan. Pati sa amoy ng kama mo. Ako nga, tatlong buwan na ako dito. Wala ka pa rin visa? Ay nako, wala pa rin. Yung iba nga dyan, magpa-5 months na. Andito pa rin. Wala pa rin. Mabagal ang buhay sa Kish. Pinabagal ng gutom, lungkot, at ng paghihintay sa visa at ginhawang hindi dumating-dating. Nang Arabo ka naman, oh. Ginulat mo naman ako, eh. Kanina ka pa ba dyan? Maupo ka muna. Yan, pinaluto mo. Kain na. Alam mo, ako sa'yo. Pagtago ka na rin ng pera dyan sa loob ng bra mo. Maraming magnanakaw dito. Paano? Desperado na lahat. Wala rin naman akong perang itatago, eh. Kung mangungutang ka sa akin ng pera, naku, pasensya na. Walang-wala rin ako ngayon, eh. Teka lang. Kaya ka ba nagpumilit na magluto nito ay para pautangin kita? Hindi naman. Naisip ko lang, kung pwede, tiran mo ako ng konti. Walang-wala rin kasi ako, eh. Sige. Sa'yo na yan. Kainin mo na. Hindi. Hingi lang sana ako. Konti lang. Hindi. Sige na. Okay ako. Pinakain ako ng customer ko kanina. Oo. Totoo yung mga sinabi ni Rita. Nagpapagamit ako sa mga lalaki dito. Mga Iranian, Arabian, Kenyan. Ewan ko, halo-halo na eh. Ang dami. Eh, wala eh. Pag di ko ginawa to, mamatay ako sa gutom. Okay lang yun. Eto nga asawa ko eh. Alam mo ba? May babae sa Pilipinas. Kaya quit stop kami. Sa pag, ginagawa ko naman to para sa mga anak ko eh. Huwag lang ako mabubuntis. Well, pag nangyari yun, hindi ko alam. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Teka. Eh, ikaw naman. Ano ang kwento mo? Nag-graduate ka ba ng college? Political science. Magbabar exam sana ako eh. Magiging abogado. Ha? Ha? Eh, nakapala ng tuta eh. Anong ginagawa mo dito? Eh, pareho tayo. May asawa, mga anak. Alam mo ko ako sa'yo. Umuwi ka na lang sa atin. Huwag ka magpaalila dito. At least kung nasa Pilipinas ka, hindi ka malalayo sa pamilya mo. May trabaho ba sa Dubai? Alam mo, consistent honor student ako. Yung bahay namin sa Pilipinas, yung buong dingding, puno ng mga awards ko, mga medals. Akala ko, kung marami kang award, marami kang medal, ibig sabihin magaling ka. At kung magaling ka, pwedeng ka maging kahit sinong gusto mo. Pero tinan mo ako ngayon, no? Parang nabubulok. Parang tay. Hindi ko nga masabi sa pamilya ko kung ano pinagdadaanan ko dito. Nahihiya ako. Nakukonsensya din. Glenda, hindi pwedeng hindi ako makakuha ng trabaho sa Dubai. Kailangan kong bigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Si Glenda!
andun sa CR. Kanina pa iyak ng iyak. Ayun. Jackpot! Buntis! Glenda? Glenda! Glenda, buksan mo to! Glenda! Akong sumuko. Pwede na akong umuwi na lang. Pero pilit kong pinapaalala sa sarili ko na hindi. Iba ang magiging kwento ko sa kanilang lahat. Kami tayo kaya drahi wafo yun. Kami yung rat ako ko na 3 days. 1 day. Okay, everyone. Vangeline. Vangeline is our new secretary. Hello. Good day. Guys, be nice. Vangeline, I have to go because of the appointment. Okay. Yeah. Yes, thank sir. You very much. Thank you for hiring me, sir. Thank this you. Okay, no problem. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you. Vangeline, this is a complaint letter. Write for them another one. Answer them in very good English. Make them afraid of us, okay? Afraid of... Okay, sir. This is proposal letter. Make a calendar. Schedule every meeting with them. Okay. Everything. Fix a schedule. I want it tomorrow. Yes, sir. I want you to call all the investors from Iran. Iran, sir. Okay. If you need to call each of them, do it. Okay, sir. Okay? Yes, okay. Good morning! Omada! Hello, sirs! You're the only secretary come back on second day. Oh, really? Where's the complaint paper? Vangeline? Wait, me first. Oh, wait! All of you, sir, please stop. Sir, you wait. And sir, here is your complaint letter. Sir, here is your schedule for the whole month. And sir, here is your client from Iran. There was only one file. Well, how did you understand this? I asked a lot of questions and research. Oh. Good job. Oh, thank you, sir. Good morning. Hi, good morning. Good to see you back. Vangeline, sir. Oh, Vangeline. Vangeline actually have the hard time to pronounce your name. Can we call you Lynn? Sure. Of course, sir. Okay. From now on, that name will be always remembered because of determination. Lynn. Bagong pangalan. Bagong chapter sa buhay ko sa Dubai. Chapter na puno ng pag-asa. Unti-unti, nakuha ko ang loob at tiwala ng aking mga katrabaho. Hanggang sa kinuha na ako ng aming general manager bilang kanyang personal secretary. Kasama niya ako sa business meetings para sa mga itinatayo naming hotel. Ayun, oo, Pilipina siya. Nagtatrabaho siya sa HR department dito sa Dubai. Sa isang hotel na maganda. Ayun, tapos grabe pala yung nakukuha niya ng benefits dito, sweetie. Libre yung tirahan, yung pagkain. Meron pang transpo allowance. Kaya ayun, inisip ko mag-a-apply din ako doon. Kaya lang, nung nagpaalam ako doon sa boss ko, syempre. Ang sabi niya, Lynn? Lynn? Nga pala. Hindi ko na paliwanag sa'yo. Hindi na ako tinatawag na badge dito. Hindi kasi hindi nila ma-pronounce eh. Ang tawag nila sa akin dito, Lynn. Kaya yun, hindi na nga ako sanay na tinatawag akong badge. Sabi niya, ayaw niya, di ba? Pero, napa-oo ko siya nung sinabi ko na ako na lang ang magiging mga mata niya doon sa hotel para masigurado ko na napupunta sa tama yung mga investments niya doon. Mabuti naman kung ganun. Baka naman pinapabayaman na sarili mo dyan, Lynn. Ayan! Nasasanay ka nang tawagin akong Lynn.
Oo naman. Tsaka huwag mong isipin na napapagod ako dito, sweetie, ha? Kasi alam mo naman na para sa atin to. Kaya worth it siya. Bukas nga magpapadala ako ng pera sa inyo sa bangko. Tapos, itong balikbayan box, susunod na rin. Pinupuno ko lang. Kailan ba ang uwi mo? Yun nga lang. Kung tinanggap ako dun sa hotel, kailangan ko mag-extend. Mag-iisang taon ka na dyan, ha? Oo, pero... Sweetie, sayang yung opportunity, di ba? Yung kikitain ko dun sa hotel, pwede tayo makapagpagawa ng mas malaking bahay para dun sa mga bata. Tapos makakaipon tayo para sa pag-aaral nila. Pero gusto ko na namin makita at makasama ng mga bata. Badge. Sino yun? Yung mga kambal ba yun? Oo. Tinatawag na yung kambal eh. Mama, kaya ba nila sabihin ng mama? Hindi pa eh. Ayaan mo. Tuturuan ko. Hindi. Pakausap nga. Pakausap. Hi, sunshine. Can you say mama? Call mama? Mama. Mama. Ano, honey? Mama. Tuturuan ka ni Papa. Pero, try natin ulit. Mama. Sige na, Lynn. Ingat ka. Sige, kayo din. Kung iisipin ko lang ang sarili ko, gugustuhin ko nang umuwi at makasama ang pamilya ko. Pero nakasalalay sa akin ang kinabukasan nila. Kaya sa kabila ng protesta ni Irwin, nanatili ako ng Dubai. Natuloy akong lumipat sa Hotel Jal at doon nagsimula ang career ko sa Human Resources bilang secretary. So, take care, okay? Okay, thank you, ma'am. Thank you, take care also. Ilang taon rin ang lumipas bago ako nakauwi sa aking pamilya. Badge, ano yung pundar mo? Ang ganda! Irwin, ang galing mo! Sobra kitang na-miss. Welcome home! Miss ka namin! Ang ganda-ganda mo ngayon, ha! Uy, mamaya papasyal kami dyan sa inyo, ha? Sige, magdadala kami ng pansit, okay lang? Pabibili tayong pansit mamaya, ha? Lago ka na palang best friend. Anak! Ay, Mari! Mari! Papasyal kami dyan mamaya, ha? Magdadala kami ng pansit sa'yo! Dandan! Uy, dali, mag-order na tayo ng pansit. Tara na! Sobrang ganda ng pagkakagawa, sweetie. Ang galing-galing mo. Badge, nakapag-ipong ka na. Pwede naman na ituloy yung bar exam mo. Sweetie, yun nga eh. Kasi, tingin ko, malayo pa yung mararating ko sa Dubai. Babalik ka pa nun? Di ba, sabi mo, mag-iipong ka lang. Para may mapundar ka. Ito no, nakapagpundar ka na ng bahay. May konting ipon ka na. Hindi ba sapat sa'yo yun? Hindi naman sa ganun. Hindi yun ang ibig sabihin ko. Ang ibig ko sabihin, di ba sa Dubai, ang dami kong opportunities pa doon. Sayang naman kung pababayaan ko yun lahat, di ba? Eh kami. Pwede. Bakit naman ganyan ka sumagot? Tingin mo ba pinababayaan ko kayo? Branch, tingin mo ba madali sa amin na wala ka dito? Kailangan ka namin. Kailangan kita.
Kailangan din naman kita eh, Erwin. Pero iniisip ko, sayang eh. Diba, konti na lang, makakaipon na tayo para sa mga bata. Sa kinabukasan nila, masisecure na natin hanggang kolehiyo, makakaipon tayo. Yan lang naman gusto ko eh. Konti na lang, Erwin, please. Konting tiis na lang. Oh, Alina. Sige na, maghahin na kayo sa mami, no? Ika, ika, apo. Oh, ito na mga anak ko. Oh, mga angels ko! Sunshine, sunrise. Hug mama! Oh, sige na. Oh, lapit na kay mama. Hali kayo! Oh, mga kambal ko! Hayaan mo, masasanay din tong mga to sa'yo. Uy, Baron ko, nakikita kita. Halika, hug mo si mama. Holding hands tayo. Sobra kitang namis, halika. Holding hands ka kay mama. Lapitan mo mama mo. Sige na po. Baby ko. Miss na kita. Na-miss ka ni Mama. Hug mo naman si Mama. Alam ko na. Hilig kayo sa chocolate, di ba? Ay! May dala ako. Marami akong dala ng mga chocolate at kung ano-ano pang pasalubok. Ito, di ba? Ito yung sinabi mo sa akin na gusto mo. Oh, sige na. Ano, masarap yan. Ay, oh, lapit na dun. Sunshine. Ito para sa iyo, baby ko. Sunrise, ikaw din. Pwede kayo maglaro ni Sunshine, no? Sabay kayo. Ganda yan, di ba? At syempre, para sa aking binata. Sige na, kunin mo na din eh. Di ba? Ilika, limitin kayo dito. Pag niya si Mama, sayang. Uy. Okay ba? Okay ba yung mga toys niyo? Ayan, tingnan niyo, oh. Your credentials are very impressive. So, why do you think you'll be an asset to Hotel Jal? The asset that the things that I can do for the hotel that Sabi ko sa sarili ko noon, hindi ako titigil sa mga laruan lang at mga tsokolate para sa mga anak ko. May mas malaki akong pangarap para sa kanila. Kaya bumalik ako ng Dubai. Unti-unti akong umangat sa aking karera at napunta sa mga pinakamalalaking kumpanya. Hanggang sa natulungan ko na rin makapagtrabaho sa Dubai, sina Kuya June at Rose. Unti-unti rin ay naipaparanas ko na sa aking pamilya ang maginhawang buhay. Masaya ako na tulad ko ay nakakapaglibot din siya sa ibang bansa kasama ng kanyang mga kaibigan. I've gathered everyone for a very important announcement today. You will meet our newest general manager, setting the record for being the youngest hold the prestigious position in a hotel in the country. Ladies and gentlemen, our new general manager, Vagelin Federico. Congratulations. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon kabilis ang lahat. Pero paano mo ba palalagpasin ang ganoong kalaking bagay? We have one where he's sick, but I've instructed him to stay away from the customers. I see. Is that ready to be served? Yes, ma'am. I'll handle it. Ma'am, what are you doing? You're the general manager. Yes, I also have two hands that can help. Please entertain the new customers. Hello, ma'am. I believe I have... Always trying to prove something. Here. Mom. No. Sit down, please. Have a seat. It's okay. Are you sure, ma'am? Yes. I need you to take this. Here. Yeah, take that and then go to the clinic, get yourself checked, and then after that go home before it gets worse, okay? Thank you very much, ma'am. Good.
Thank you. I still can't believe they gave her the general manager position. That makes my new boss, a Philippine monkey, back in my country, they're just dumb caregivers. Filipinos are caregivers in your country because it's not in your culture to take care of your parents when they're old. Filipinos are found in every country in the world because we're needed there. We excel because we work hard and we respect everyone, regardless of their status. Because you cannot work with respect, this Philippine monkey is firing you. What? Hello? Hello, Baron. Si Mama to. Ma! Oh, kumusta na kayo dyan? Okay lang po. Kailan ka po uuwi? Ay, naku, anak. Baka next week nandyan na si Mama. May a-attendan akong programa. Magkikita na tayo ulit. Oh, ano? Anong ginagawa mo dyan? Gumagawa po ng assignment. Oh, very good. Tinutulungan ka ni Papa? Si Lola lang po. Nasaan si Papa? Na? Ma, si Papa po, umalis na naman. May kasama pong babae. Nagtanong nga po sa akin yung kambali. Kung bago na daw po namin siyang mama. Pero siyempre, sabi ko hindi ah. Nak, makausap naman kay Lola oh. La. Anak. May ano yung sinasabi ni Baron yung... Lagi daw lumalabas si Erwin. Si Erwin kasi napapadalas ang labas kasama nung babaeng yun. Anak, at sobra-sobra naman yata din ang perang pinadadala mo. Sabi pa ng mga kapitbahay, inadadalas din daw ang libre ni Erwin. Panginginom ba? Ikaw din naman eh, pinapayagan mo kung saan-saan magpunta yung asawa mo. Kailan ba ang uwi mo, ha? Umuwi ka na. Bilisan mo na. Bilisan mo? Nila ako dun sa awarding. Akala ko nga makakapunta kay. Erwin, kaya ko na. Kaya ko na. Kaya ko na kayong dalhin sa Dubai. Ikaw, yung mga bata. Magiging magandang buhay natin doon. Erwin. Ito na lang ako. Dahil sa babae mo. Iwanan mo na siya. Nandito na ako eh. Yun naman siya, di ba? Panakiputa siya. Naiintindihan ko naman yun, Erwin. May mga pangangailangan ka, okay lang yun. Pero ngayon, nandito na ako. Naabot ko na yung mga pangarap ko para sa pamilya. Nabigyan na natin ng magandang buhay yung mga bata. At tayo. Tayo, Erwin, di ba? Makakabalik na tayo sa dati. Yung dati natin, naalala mo yun? Hindi mo naiintindihan, no? Paano mo mabalik yung dati? Eh, ikaw itong una nagbago. Erwin, ito pa rin ako. Ako yung asawa mo. Hindi ako nagbago. Talaga?
Eto pa pangalan mo, binago mo. Hindi na ko kilala. Ibang-iba ka na. At sa bawat pag-angat mo, hindi mo alam kung anong pinaparamdam mo sa akin kung gaano ako kaliit. Kaya ako naging magaling. Ginalingan ko, sinipagan ko doon sa nabay. Para sa inyo. Para sa inyo lahat. Kaya naman lagi sinasabi mo eh. Lahat yung ginagawa mo para sa amin dahil mahal mo kami. Kung talagang mahal mo kami, matagal ka nang bumalik. Kung talagang mahal mo kami, hindi mo kami matitiis. Ang sabihin mo, sarili mo lang iniisip mo sa Dubai. Dahil gusto mo, tingalain ka ng lahat para may pagmalaki ka dito. Yun naman pinaka-importansya yun, di ba? Hindi kami. Hindi mo alam. Wala kang alam. Wala kang alam, Erwin. Wala kang alam sa pinagtaanan ko to sa Dubai. Alam mo ba, na pagdating ko doon sa Dubai, wala doon yung recruiter ko. Wala sumalubong sa akin sa airport. Palaboy-laboy ako doon sa Dubai. Wala akong alam. Hindi rin ako nakakuha ng trabaho kaagad. Kung ano-ano yung ginagawa ko para lang makakain. Ang hirap-hirap. Pero pinadalan ko kayo ng mga litrato. Pinadalan ko ng mga magagandang litrato para makita niyo na maganda yung buhay doon para hindi kayo mag-alala. Para hindi kayo mawala ng pag-asa na makakaawon tayo. Hindi mo. Hindi mo. Hindi mo alam. Kung ilang beses ko hiniling. Hiniling ko na sana nandun ka sa tabi ko. Para maiyak ka ni kita. Magkwentuhan kita. Malabasan kita sa sama na noong mayakap. Pero wala ka. Kasi alam ko para sa atin yun. Yun yung gusto natin, di ba? Kasi gusto natin umahon. Gusto natin na maganda buhay niyo. Yun lang yung iniisip ko. Kaya ako siya nagawa. At ngayon, ngayon, Erwin, di naman yung bahay. Di naman yung naabot natin, Erwin. Di naman yung naabot natin at ngayon, ngayon ka na susuko sa akin. Huwag kang sumuko sa akin, Erwin, please. Wala ka na, Banj. Sinubukan kong uyusin doon. Pero matagal kang nawala sa buhay ko. Patawarin mo ako. Din. Si Erwin. Na inuna ko yung pagpatunay ko sa sarili ko bago sila. Eh wala pa nga dito yung mga awards ko na nakuha ko sa Dubai. Yung mga litrato ng mga lugar na napuntahan ko. Pero naisip ko may parang sanang lahat ng yun. Sira naman yung pamilya ko. Ganun ba talaga yun, Mi? Lahat ng tagumpay may kapalit. Anak, ginawa mo lang ang sa tingin mong tama para sa pamilya mo. Nagsakripisyo ka din naman eh. Alam naman ni Erwin yon. Hindi ikaw ang sumuko. Naging mahina siya.
Ano na ang gagawin ko? Magpapatuloy pa ba ako? Kung ano yung lagi mong ginagawa noon pa, yun ang gagawin mo. Nakailang baksa ka na sa buhay. Pero ilang beses mong pinatunayan sa akin na kaya mong bumangon. Anak, sanggol ka pa lang. Lumalabang ka na. At yan ulit ang gagawin mo. Lalaban. Hindi lang isang milagro ang ginawa mo sa buhay mo, anak. Gusto kong malaman mo din na isa kang inspirasyon sa akin at sa mga kapatid mo. At magiging inspirasyon ka din ng mga anak mo. Salamat, Mi. Tuluyan na kaming naghiwalay ni Erwin. Pagkatapos noon, sinama ko na ang mga bata at si Mami sa Dubai para doon na manirahan. Hindi madali, pero hindi rin kasing hirap noon dahil hindi na ako mag-isa. And of course, to all our friends from around the world, my sincerest thank you. Because we have raised over 200,000 dirhams, more than enough for the liver transplant of baby Angel. Maraming salamat, kabayan. Dahil sa tulong mo, mabibigyan ng pangalawang buhay ang anak namin. Thank you. Walang anuman. Thank you to everyone. This was all our effort. At katulad din po ako ng anak ninyo dati. Nangailangan din ako ng pangalawang buhay. Here. Para po sa inyo. Oo naman, kabayan. Kung kulang pa yung funds, pwede tayong gumawa ng fundraiser dito sa hotel. Or-organize tayo ng concert. Mangimbita tayo ng mga Filipino artist. Siguradong tatangkilikin yun ng mga Pilipino. And it's for a good cause naman, di ba? Oo, sino-sino pa ba magtutulungan? Oo, salamat. Oh, good night. Ngayon, hinding-hindi nabibitaw si Mama! Yay! Sa ngayon, masaya pa rin naninirahan sa Dubai si Vageline, kasama ang kanyang mga anak, ina at mga kapatid. Sa kabila nito, hindi pa rin siya nakalimot sa kanyang mga kababayan, sa Dubai man o maging sa ating bansa. Sa Pilipinas, itinatag niya rin ang isang foundation na nag-aaruga sa mga batang may kapansanan. Maituturing na inspirasyon si Vageline para sa mga kapwa natin Pilipinong nagsusumikap sa malalayong lugar para sa kanilang mga mahal sa buhay. Hindi man maganda ang naging simula ng kwento niya sa tinaguriang City of Gold, dumaan siya sa masalimuot na init at paulit-ulit na pagpukpok. Pero sa huli ay nahulma siyang mas matatag at mas mahalaga pa sa isang ginto. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya.